Hi guys! Magluluto po tayo ng sarsyadong isda. Parang karpa po ito. Pinili ko po ito ng 150 peso. Ang kilo po nito ay 1.5. At nilinisan ko po. Isip natin yung so guys, mabilinis po ako ng mag-try yung halip po tayo maglinis. Isip natin yung dito po. Kasi po wala akong guys, mahilig po akong magluto. Ito pala yung ano niya, oh. Try natin yung magluto ng sarsyado. Guys, ang teknik dito, paghugasan natin, ibabad muna natin sa asin. Tapos pagkatapos ng 5 minutes, tapos lagyan natin ng calamansi or lemon para matanggal po yung lansa at malinis. Guys, madulas siya. Pagkatapos guys, prito natin ito. Guys, para malinam-nam ito, ibabad natin sa asin, paminta, lagyan natin ng sibuyas, bawang, at tapos i-fry. Deep fry po ito pag ano, pa-fry natin. Ating alisin itong ganito para may design. Alisin natin yung nasa ilalim. Uy, ang tayo mapag ay may nuko. So, si Mangi. Akala mo siya nandiyo si Untang Titag. Ay, amanta. Ako palang ka. Ya. Thank you.
Ito yung ano maliit. Sunod natin itong isa. Ganito pala magaling ano pag one stroke lang pag ano pag alis ng calcium. Guys, alam niyo mahilig ako magluto. Thank you.
pag-pugasan natin yung running. Running water para natin. Salin natin yung plastic niya para di bumaba sa babo. Para malinis yung ano pagka babag po natin ng 5 minutes. Tapos ihugas natin sa running water. Para malinis yung lansa-lansa ng ano. Guys, I'll take this dito pag ayaw nyo pong malansa na pagkain, lagyan ng limon o pay calamansi. Kaya lang para wala akong calamansi at limon, suka na lang panghugas ko dito. Substitute yung suka, pero mas maganda yung limon. Talagang maalis yung lansa. So guys, so malaki siya. Alisin natin lahat yung mga laman lupa. Pati yung dugo dapat umaalis yung dugo. At yun ang papalansa sa isda. Tawag dito yung karpa or karpita. Malinis na siya guys. Ito pa meron pa.
Guys, ikuskusan natin ng arena. Para malinis na malinis talaga siya. Ito yung technique sa paglilinis ng isda. Iba-ibang klase ang paglilinis kasi. Pag ayaw mo talaga yung malansa na isda talaga linisan mo kahit na yung mga ano, lamang loob na ganito. Ito siya. Ang paglilinis ng isda. Malaking isda. Ito talaga guys, technique. Guys, alisin natin yung mga dugo-dugo sa loob. Kasi yun talaga ang magpapalang sa face. Oh. Mga natitin ang dugo. Dugo ng isda. Tapos, hugas ulit. So guys, sinugasan ko sa arena. So guys, talagang maalis yung lansa, suka na lang kasi wala po akong ano, lemon o kaya kalamansi. Sugas na lang po. Suka na lang po ang panghugas ko dito. Nabubulol ako talaga. Para mais talaga yung ano niya, lansa talaga niya. Wala kasi akong kalamansi o kaya lemon juice. Dapat meron akong nada talaga. Tapos guys, dito hiwaan natin po dito para pumasok yung ano niya, linamlam niya, paglagyan natin ng mga avocado. Dito, maliit lang siya. Ganyan lang. Pagkasan ulit natin, maano talaga yung kusisri niya. Para malis talaga yung lansa. Alas na siguro ito. Paloy niyo ganito para malis ko yung kusisri niya. Last na to, last. Last na hugas. Thank you.
Palo natin siya para matalaga. Parang maliit na maliit talaga siya. Isa pa. Ay, ho. Muntik na akong naasugat. Malinis na talaga siya. Malinis na malinis na. Tapos ito pa yung anak niya. Parang mag-asawa na isda. Tapos ito yung anak. Pagyan natin ng... Guys, ito, magic sarap ko. Ito yung pang palinamnam sa ulam na. Ganyan natin. Spread natin para maan. Kumalat yung magic sarap. Ito siya. Pawang sigil sa wak. Agad. Tapos asin lang na konti. Konti lang na asin. Spread natin. Hirap talaga mag-vlog ng guys. Ewan sa mga viewers kung magugustuhan. Ito yung paminta. Pins of paminta. Parang dukot-dukot lang siya. Oh. Ayan. Guys, habang nagbablog ako, mag-ano na ako ng ano. Mantika. Painit na tayo ng ano. Mantika. Guys, tapos lagyan natin ang bawang. Ito yung ano, parang mansyong amoy-amoy niya rin. Ganyan nila lang kasi. Medyo parang ano. Lagayan natin ng ginger para malis yung amoy niya. Kahit maliit lang siya. Pasok-pasok natin dito sa mga ano niya. Parang spread natin. Dito na lang. Then ginger. Para sila.
guys, ang technique natin, lagyan ulit natin ng arena, i-try. Para di siya tumalsik. Kasi tatalsik talaga siya pag di siya lalagyan ng arena. Ito yung technique niya rin. Alam nyo guys, marunong ay mahilig akong magluto. Basta may ilubuhot. Spread natin siya. Depende ka sa mga pagluto natin. Iba-iba kasi ang lasa ng mga tao. Ito pang ulam lang natin. Pang ulam lang namin. Pagyan pa natin na kasi basi tatapag ito pag wala din yung lasa niya. Lagyan natin, yung asin lagyan natin sa luto. Kasi ito yung isda na matabang, pero pag ikaw na lang magluluto nito, pag sasarapan mo, talaga sasarap siya. Depende sa mga style natin na pagluluto, pagpiprito. Lagyan natin ng loob ng asin para spread ng spread hanggang tumilid yung mantika na anong pagpiprituhan ko. Malalaman mo naman kung ano na mainit na siya. Ito na siya guys. Ito na siya guys. Ready to fry! Tapos muna tayo ng kamay. Ito guys yung ano niya, painitin natin. Parang mainit na siya. Parang mainit na siya guys. Try natin yung maliit. Lumalayo ako guys kasi tatawsik sa akin. Guys, di saan tumalistik, pwede na rin ilagay. Ilagay ko na lang. Laki guys, ang laki niya talaga. Laki oh. Okay natin. Oh, ang laki niya talaga. Hindi kasya sa kawali oh. Guys, ganito ang pag-ano natin, pag-ano, para sabay-sabay. Luminito, ganyan. Laki siya guys eh. Sana huwag dumikit guys, kasi nilagyan ko siya ng ano. Kasi pag nagtapray ako talaga, dumidikit siya oh. Pero ngayon parang hindi. Kasi nilagyan ko siya ng arena. Dikit siya oh. Guys, ito yung ano, tapos ko na yung pinirito kong isda.